Hello mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng physical SIM to eSIM sa Globe SIM. Meron kasing update ngayon sa Globe na pwede na maka-upgrade from physical to eSIM. Kailangan mo lang ng Globe One app. Download mo lang ito. Dito naka-download ako kaya ino-open ko itong Globe One app. Naka-physical SIM pa ako dito mga idol, kaya tuturo ko sa inyo kung ano yung steps na ginawa ko dito. Kailangan mag-login ka dito sa Globe One app. Tapos i-connect yung SIM mo. Pagkatapos na mag-connect, pumunta ka sa SIM service. I-click mo lang itong option na to. Tapos punta tayo sa pinakaunang option, yung change SIM. Yung change SIM, pinakauna. May instruction dito na i-convert natin yung physical SIM to eSIM. Kaya ito yung pipili natin. Sa baba, instruction na yan kung paano mag-transfer at paano i-balik sa physical SIM. Next na tayo. Ito, bago mag-upgrade, ito yung kailangan natin. Click muna natin yung more info. Basahin muna natin yung mga info. Basahin muna natin bago tayo mag-proceed. Baka may disadvantage. Ito yung mga option niya. What device supported? Although I check my phone, iOS ako, kaya pinuntahan ko itong settings, general, about carrier lock. Kailangan walang no SIM restriction. So, pinuntahan ko yung about ko. Ito, walang no SIM restriction sa akin, kaya safe ako. Kung sa Android, sundin mo lang ito. Settings, connection. So, binaba ko na kung ano yung mga ibang details. Can I purchase? Siguro may bayad to. Kung paano bumili sa ibang cellphone. Marami dito kaya hindi ko na kailangan basahin tong lahat. Balik na tayo sa pagpalit ng physical SIM to eSIM. Dito, di pa siguro to updated. Balik na tayo. Ito, may kailangan stable yung wifi. Tapos yung phone mo compatible sa eSIM. Chineck ko na yun din. Tapos continue. Ito, nag-send ng verification sa number ko. So, in-input ko to. Pagkatapos nito, meron palang bayad na 99 pesos. Kaya, nagbayad ako sa GCash nito. Nag-next na ko, tapos mag-open yung GCash siguro nito. Ayun, kailangan natin lagyan yung GCash para makabayad tayo 99 pesos. Tol, inagay ko yung verification sa pagbayad. Postpend sa GCash ko. Sana, bayad na ako mga idol. Nintay ko lang yung seconds. Baka mag-error. Hintayin lang natin tong loading. So, tapos na. Meron ng download eSIM to this phone or install eSIM. Dinownload ko na kasi dito na cellphone ko igagamit.
meron itong steps. Ito yung mga steps niya, mga idol. Ayan, pinalo ko lang yung steps dito. Tapos, download the SM. So, may lumabas na pop-up. I-click ko yung allow. So, na-activate na yung SM ko, mga idol. Activate na siya. Medyo matagal yung connect niya. Ito, na-complete niya, mga idol. So, yung primary, palitan natin ng globe para madali natin ma-intindihan na itong SIM ay globe. Yung secondary, wala pa itong number kasi hindi pa tayo nagpasok ng physical SIM ng. Kaya nag-next lang ako. So, dinipol ko muna yung SM na globe. Continue lang. Mga idol, nag-next lang ako dito, mga idol. Sinilek ko yung secondary muna kasi hindi ako nagde-data sa globe. Dito kasi yung gamit ko pang internet. So, meron itong note na up to 24 hours maka-connect na. Yun. Meron ng nag-iba na yung signal ko dito, mga idol. Yung physical SIM na available na. Gumana na, mga idol. Naka-eSIM na ako. Try natin tanggalin yung physical SIM. Tapos maglagay tayo ng dito na SIM. So, mga idol, yung signal dalawa na siya. Lalagyan natin ito ng dito na SIM. So, naglagay na ako ng dito na SIM dito mo. Sinetap ko ulit. Kapareho lang siya. Ito, next na ako, mga idol. Nilagay ko dito na name. Next, same lang siya sa kanina, mga idol. So, dalawa na yung signal, mga idol. Naka-eSIM na siya. Yun lang, mga idol. Salamat sa panonood. Basic lang pala, mga idol.